ibang gamit, nakuha niya na rin. Siya yung nakakuha sa kanan ng ID mo. Nakuha niya. Dahan-dahan ha! Uy, dahan-dahan ha! Nakamalalim! Pagkaw pa naman na MVP. MVP sa liga. Makita niyo na yung ID? Hindi. Frank, yan, dyan. Dyan. Kaya, wala sa bukaya. Ano? Yan. Reno. Magandang umaga mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa may bandang North Road ng Barangay Bagong Lipunan dito sa may Krame sa Quezon City kung saan nakikita nga po ninyo, no? Ito yung puting sedan, no? Puting kotse na Mirage na mayroong plate number na NDQ8964 na inanod po yan, no? Mula doon sa Main Avenue corner 3rd Avenue. Mga halos 100 meters po yung layo mula kung nasaan tayo ngayon. Ay sinuong daw po niya yan, yung rumaragas ang tubig doon. At dahil nga sa sobrang lakas ng tubig, inanod or tinangay po yung puting sasakyan na ito, no, doon sa creek at dito na nga po natagpuan. Makikita po ninyo, no, meron pong taga-barangay na tinitingnan po yung mga gamit. Kasi pagdating po kaninang mga 4:30 a.m. pa po nangyari nga yung insidente, no, may mga residenteng nakakita raw, no, na tumirik itong sasakyan na ito doon sa Main Avenue. At doon na nga inanod yung sasakyan at dito tinangay at dito na nakita bandang 5:30 nung humupa na po yung tubig dito sa North Road. At ito, makakasama nga po natin ang pinaka kapitana po dito sa Barangay Bagong Lipunan. Ito, ito yung susi. Nakita yung susi. Si kapitana yan. Dito, yung susi. Kaya, Frank? Nandaan ka. Ayan. Ito si kapitan. Ah, ay kasama po natin. Good morning po. Good morning po. Ayun. Ayun, oh, may folder o may ano, pangalan. Ayan, sige. Ayan. Ano? Pangalan ng pulis, no? So tinitingnan po nila ngayon yung laman nga nitong puting sasakyan na inanod mula doon sa Main Avenue. Dito na po tayo ngayon sa North Road sa Barangay Bagong Lipunan sa Krame, Quezon City. Ngayon, kasama po natin mismo si Kapitana Angel Suntay. Ma'am! Kags! Gagawad June, dahan-dahan. Ayan. Good morning po. Ayan, Kap, live po tayo ngayon sa News 5 Facebook page. Kamusta po, no, ma'am? Ano na po yung balita natin? Simula po nung nakita ng mga barangay tanod, 5:30 a.m. daw po. So far hanggang ngayon po, wala pa kaming balita kung may tao nga at hindi pa namin makonfirm kung apat. Initial report po kasi apat ang tao. So kung makikita nyo, isang bintana po yung bukas, so isang bintana nakalabas. Hopefully lahat po sila nakalabas. Nag-coordinate po kami sa Horseshoe Drive na Barangay Horseshoe at Barangay Valencia to check kung meron pong inanod na tao doon, pero so far wala pa po kami report. Na-report na rin po namin to sa QCDRM, naghintay din po kami ng assistance nila. At saka napuntahan na rin po namin ang San Juan kasi yung dulo po ng creek na to, usually doon po humihinto. Wala pa rin naman pong report doon kung meron na pong tao. So ang panawagan lang po namin, pwede ba natin bigyan ng ayun? Sige po. Nakilala nung NDQ8964 po na puting Mirage, kung sino po may-ari, baka may kamag-anak, nakakakilala nito, magpagpagbigay alam lang po dito sa barangay. Meron po kami nakuhang mga ID, hindi lang po namin gusto i-disclose muna. Baka naman gamit lang na naiwan, ma-alarma yung mga kamag-anak nun. So kung meron po nakakaalam, pagbigay alam lang po dito sa barangay Bagong Lipunan ng Krame para po malaman namin kung nakalabas po yung may-ari nung sasakyan or may balita po yung mga kamag-anak ng may-ari ng sasakyan. Kap, pwede nyo kaming kwentuhan kanina, gaano ba kalakas yung current, o pati yung ulan? Ano ba yung sitwasyon kaninang umaga? 4:30 a.m. daw. Ang mas nakakaalam po kasi si Kagawa June, sila nakakaawa June. Ito kasama June naman po natin si Kagawa June dito rin sa peace and order natin sa Barangay Bagong Lipunan. Sir, kwentuhan niyo lang kami no simula nung anong oras po niyo nakita o natanggap, may natanggap kayong parang bali ni-report lang po sa amin ng mga tao doon sa dapat ng Kagudyas. Ang sabi po sa kanila, pinagbabawalan na po silang tumawid kasi mataas yung tarif. So, dire-diretso pa rin sila, hindi sila nakinig. So, hanggang sa namatay yung makina nila, hanggang sa inabo sila, hanggang sa hinitip na sila dito, papunta dito sa creek. Yun po. At
sabi po ng mga tao, may tao po sa loob, kasama po ng inanay. Mm-hmm. Hanggang ngayon po, dito namin nakikita yung tao, nasaan po. Paano inanod, sir? Like, wala sira ba yung, ano, yung barrier? Meron pong pension, may barrier po yun, kaya lang, nasira po siguro din sa... Malakas yung curve, saka mabigat. Bigat mong sasakyan, kaya nasira. Mm-hmm. Kinain po sila ng ano, ng alin. Mm-hmm. Ano po. Mm-hmm. So, confirm tingin nyo apat? Yun po ang sabi ng mga taong nag-witness po doon kanina, mm-hmm. apat daw po yung sakay. Mm-hmm. Pero sa tingin namin, yung isa lang yung bukas na bintana eh. Tapos wala naman pong tao sa loob. Nung nakita po ninyo? Opo. Mga anong oras na nga yan, sir, nyo na nakita yung itong sasakyan? Ito, pagdating ko po kanina ng mga 5:30, nandito na po siya. Mm-hmm. Malakas malakas pa rin po yung agos ng tubig. Mm-hmm. Hanggang bubong po yung tubig. Kuya, tulungan nyo ito si Kuya Umakyat! Yun lang po. Kamusta, sir, sa mga katabing barangay, no? Wala pang balita? Wala pa pong balita. Pumunta po kami doon sa may barangay Horseshoe. Tinignan po namin, wala pa pong nakukuha o tao doon na lumulutang. Wala pa naman po. Sige po. Kita niyo po, nagsisimula. May hina pa lang ang ulan, pero mabilis na daloy ng tubig po. Mm-hmm. Mamaya-maya po yan, mas lalakas na ulit yung daloy mm-hmm. ng creek. Sige po, panawagan, Kapitana. Po, so, inulit lang po kung meron po nakakaalam. Nakakilala sa may-ari po na itong mirage na ito na NDQ 8964, pagbigay alam lang po dito sa barangay para po kung meron po kaming magawa na tulong, mabigay po namin. At saka po kung yung mga nakasakay po, kung nakalabas kayo, cross your fingers, sana po nakalabas kayo, pagbigay nyo lang din po dito sa barangay kasi hinahanap pa rin po namin kayo. Marami yung QC, QC ano po, DRM? Sa QCDDRM po na advice na po, nandiyan naman po sila tumutulong. Nagintay din po kami ng additional na rin na assistance po sa kanya. Mm-hmm. Maraming salamat po, Kap. Thank you po. So, ito nga po, no, kakausap lang natin na dito sa barangay captain ng barangay Bagong Lipunan dito sa May Krami sa Quezon City. At yun nga, hinahanap pa rin po yung mga sakay nitong puting mirage na NDQ 8964 na dito na natagpuan sa May North Avenue, no, mula ro sa Main Avenue, corner 3rd Ave. At napakalakas daw talaga nung current o yung agos nung ilog kanina. Tuloy-tuloy din talaga yung pag-uusap ko lang dito, no? Plus, talagang wala rin yung tingin. At ayan nga po, may nakita kanina actually, nakita natin na meron silang trinay yung barangay, i-retrieve na gamit itong sasakyan dyan sa loob, pero hindi pa ma-confirm nga kung sila nga may talaga yung nandun sa loob. Pero apat daw po, apat na tao o na yung laman ng sasakyan kanina nakasakay sa loob. Yun yung sabi nga nung nakakita bandang alas 4:30 ng umaga. So, yan po muna yung latest dito sa may barangay Bagong Lipunan, dito po sa Krame. At manatili lamang po nakatutok sa aming mga social media pages, sa News 5, sa aming Twitter, sa YouTube, sa FB. At yan po muna yung latest. Maraming salamat po and please stay safe everyone. God bless.